welcome to my channel. It's me, Pau Vlog. And for today po, meron naman tayong iba vlog. So, tatawagin natin tong food review. Kasi actually, wala pa dapat akong iba content sa aking next vlog. Kasi nga kaka-upload ko lang ng house tour. And thank you sa mga nanood na. And sana, baka naman, may share nyo pa ha. At saka pa, huwag nyo mga kakalimutan na i-subscribe ang aking channel, Pau Vlog, para sa more videos. And syempre, pwede kayong mag-suggest ng mga content na pwede kong gawin at gagawin natin yung lahat and I'll try my best talaga. So maraming maraming salamat sa mga tatangkilik at sa mga tumatangkilik na. So for today, our vlog number 3. So naka-3 na agad tayo, no? So ngayon, by the way, ang i-review natin sa ating vlog number 3 ay Korean foods. Titikim tayo ng mga Korean foods. At syempre, saan nga ba galing ang Korean foods ni Ate Pau? So galing siya kay Ma'am Risa Park. Ma'am, thank you so much. So mga ibibigay natin yung details about kung saan nyo maabi itong mga foods na to. At talaga namang itsura pa lang ay matakam-takam ka na. Yes! Di ba sabi ko sa inyo, mahilig ako sa K-drama? Nakwento ko yan dun sa aking first vlog. So vlog number 1. So today, nakikita ko mga ito na kinakain ng mga Korean actresses. At nakakataba ng puso kasi parang feeling ko nasa K-drama na rin ako. Kasi kakainin ko na din yung mga kinakain ng mga favorite characters. Risa Park from Jalmyokja. So, ewan mo tama yung pagkaka, ano po, bigas ng Mokja. Mokja. Basta yun, Jalmyokja. So, ipapakita ko muna sa inyo. I-review ko kung ano yung itsura niya nung malapitan. So, in 5, 4, 3, 2, 1. Gimari na famous din sa Korean na food. So yung
yung Gimari ay siya ay crispy seaweed noodles rolls, yung another na tawag sa kanya. So yung naman niya ay a glass noodles na kung saan nireview ko siya, sinerge ko siya. Zero fat siya, hindi siya makakataba. Para siyang pansit, kung mapapansin niyo sa kung isa-search mo na yung Gimari. So minumukbang din siya ng mga mukbangers kasi siya ay yes, sikat din sa kanya. So ito yung example. Ayan, so ang dami ko na namang daldal. Simulan natin yung pagtikim-tikim na natin mga Korean foods. And good luck sa pag-chopstick to. Sorry talaga, hindi talaga ako pa ng chopstick. So, bago yan, iinom muna tayo ng tubig. Ayan. Hindi tong mukbang ayaw yung mga tubig. So, yan. Una kong titikman is, di ba, kilala niyo si Boki, yung nagmumukbang. So, di ba may mga ganto-ganto siya. So, kinatry din natin para kumuluman, ganon. Kasi, this is the first time. So, ready na ba kayo? Kain tayo! So, yan. Tik muna natin yung, what is this? The tik Boki. So, titikman natin. So, yan. Kinapabahan ako kasi hindi talaga ako magaling mag-chopstick. Yan. It was at this moment that he. So tinusok ko na lang po. Kasi masyado siyang madulas. Potensya na masyado siyang madulas. So yan, tapin natin sa tao. Ito yung ating Boki. So tingin mo natin siya yan. Diba looks pa lang nakakatakam na yung ating stir fried rice cake. Diba usa yan mga kinakain kaya mga Korean. So titikman na natin. Fairness, para siyang bubble gum pag ninunguya ko, pero ang sarap ng lasa niya, promise. Diba, some of us, hindi tayo mahilig sa mga food na hindi natin kilala. Sanay tayo sa mga street foods na meron tayo, tayong mga Pilipino. But this one, pag kinain mo siya, Korean food siya, pero kayang tanggapin ng i-taste ng bunganga ko. Kasi parang hindi na siya iba, pero ang sarap niya, may konting spicy, tama yung anghang, tama yung lasa, at masarap siya. Kung ako mga Pilipino, pwede ko lagyan ng... Oh my God, sorry. Pwede ko siyang lagyan ng kanin sa sarap. Kasi, iba yung lasa niya. Talagang malambot. Hindi lang basta parang bubble gum, but may taste siya na masarap. Promise, masarap siya. Kaya nga, kung gusto niyo masubukan na matunayan yung sinasabi ko, i-try nyo din. So, may rate ko to ng 1 to 10. I-rate ko siya ng 10. Yes! Perfect agad! Alam mo ba, kahit ano, kahit sa lahat ng bagay, pwede yung maging perfect. It depends sa person, di ba? Pero para sa akin, talaga, ayos yung dish na to. Kasi, hindi sa pagiging okay, kasi ako din, mahilig ako kumain. So, nung tinikman ko siya, tama lang sa panlasa, medyo hindi sa, hindi gano'ng masakit sa lalamunan pag kinain. Tamang-tama lang yung Korean foods. So, ako, para sa akin, take a book. Sarap, sarap, sarap. So, next, kinakabahan na naman ako mag-chopstick. So, inom ulit tayo ng tubig. Baka kasi may taste pa ng tik Boki. Alright, pagpasensya nyo na. Kinakabahan talaga ako sa mga unang food review natin. So, first is the kimbap. So, ang flavor ng ating kimbap ay beef. So, itry natin na isa. Yes! Naka-perfect na dito. So, tikman na natin. Seaweed data yung kulit lang na yan. Pwede isa pa. Parang sarap eh. Pwede siyang tanggapin ng Pilipino sa panlasa. Yun
masamang arte, pero di ba tayo mga Pinoy? Sanay tayo dun sa araw-araw na nating nakakain or araw-araw na nating nakita. So for me, simply define this kimbap na flavor ay beef. Alam niyo, pwede din to sa panlasa ng mga Pinoy. Yes, tama. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi habang inumuya ko siya, yung kimbap, which is ang kanyang karne ay beef, para lang siyang malakit na kanin na may mga gulay sa loob na may flavor ng beef. Diba? Ang nakakatuwa niya, pag kinakain mo siya, nag-e-enjoy siya kasi natitikman mo, parang naano mo yung lahat ng lasa ng mga ingredients na meron dito sa ating kimbap. So ilapit ko siya. Ito siya, oh, kimbap. Ayan. Yan yung kimbap na kinain natin na flavor ay beef. So, ano siya, masarap siya. Hindi siya yung parang iba ding pagkain na taste natin na parang hindi natin gusto kasi nga hindi talaga Filipino style yung gumawa. Pero promise, magugustuhan nyo rin to at masarap siya na nakabalot. Ano mo yung malakit na kanin, may mga gulay sa loob, and at the same time, beef pa yung laman niya. At talaga namang masarap talaga. Masarap din siya. Hindi mo mapapagkailan na this kimbap ay magiging famous sa Korea kasi masarap nga talaga yung kanya. Maganda na yung presentation and yung lasa niya is tamang-tama lang. Hindi siya gaano taste na parang mga nagmamalat or kaya ano, tamang-tama lang yung pagkakagawa niya. Ngayon, i-rate ko naman yung second dish na to, which is the kimbap. And for me, it's 10 also. Why? Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, sensitive yung chan ko, pati yung panlasa ko. Pero dahil, nung tinikman ko yung Korean food na parang kakaiba sa paningin ko, nag-satisfied naman siya sa aking panlasa at katanggap-tanggap talaga siya ng aking chan. Sobrang dal-dal ko na naman ngayon! So next, so 10-10. Para sa akin, 10-10. Para sa akin ha, ewan ko para sa inyo. I-try nyo din kasi para masatisfied din kayo. So, next is the ginari. Or yung sinasabi ko nga, ang loob niya ay, ano, glass noodles. Yes, parang pancit ka na. So, tikman na natin siya. And meron siyang sauce. Meron siya. Soy sauce daw yan. Diba? So, hindi kita eh. Pero nakita naman kanina. Ano kasi baka masok. So, yan. Sa third dish na tayo, titikman na natin ang ating ginari. Oops, medyo madali lang naman pala na yun. So, lalapin natin. Fried kimari. Fried siya. Mukhang marunong ito. So, nasawsaw natin siya sa soy sauce. Guys, ito siya. Paano ba ito? Yeah, wait lang. Hindi nyo wait tayo. Kapag siya kanain ko, ganito na yung itsura niya. Ayan. Parang pansit na maririta na. Pino, mahilig tayo sa pansit, di ba? Kung ikaw ay mahilig sa pansit, yung mga any kind of pansit, canton, may kibihon, ganun. Try this one. Kasi para siyang nakabalot sa seaweed, tapos pinirito, tapos may pansit sa loob. Kung itatranslate ganun din Filipino, na pagkakatikin ko, parang ganun. Pero ang sarap niya, guys. Solid, hindi nakakamumay. Lahat ang patikman ko, hindi siya, wala siyang ting na sobrang maalat, sobrang madami, sorry. Tama lang lahat ng lasa niya. So, ang masasabi ko naman, at rate ko para si Kimari na to, or yung tinatawag na glass noodle sa loob, ay 10. Bakit? Yung ako naman nag-rate. So, para sa akin kasi, yung pagkakaluto niya, bukod sa crunchy siya kapag kinagat mo, is hindi din gano'ng maanta sa, sa panlasa ko. Hindi siya, kumbaga diba sabi ko nga sa inyo, yung mga hindi katanggap-tanggap na pagkain, para sa akin is, napakasarap niya kasi tamang-tama lang yung pagkakaluto, hindi siya
siya over, hindi din siya parang hilaw ganun. Kumbaga, piling ko napaka-effort ng paggagawa nito. Kita-kita pa lang sa packaging niya dito. Kung paano nito, napaka-presentable at syempre napakasarap. So, talagang tayo kasing mga Pilipino, mahilig tayo sa mga pagkain na tanggungan natin, as I said earlier. So, ito, itong tatlong to, may re-recommend ko to sa inyo. Dahil, para sa akin, para ka rin nasa Filipino feel, but in different way, na galing sa Korea, in different, parang different lang siya ang pagkakabalot, ganun. Pero alam mo yun, parang kaya-kaya natin i-adopt yung mga gantong pagkain. So, ngayon, since natikman na natin yung mga food na tteokbokki, the kimbap, and the gimari, at kita niyo naman yung reaction ko, kung gano'n ako kaligalig, nung matikman ko yung mga food na to. So, mamaya pa namin yung lalatakan ng mga pinsan ko. Talaga namang nakatingin na sila sa akin ngayon. Dahil nga, natatama lang sila sa aking pag-food review. So, today, para naman sa mga gustong mag-avail ng mga food na to, na aking pinagkakain ngayong aking vlog. So, first, meron silang Facebook page, which is the Jal Myokja. So, makikita nyo dyan yung mga info. Nagde-deliver din po sila. Depende yun sa shipping fee. May shipping fee kung gaano kalayo. At maayos din naman ang kanilang rider dahil marami na siyang na-serval. Mapapagkatiwalaan talaga yung kanilang rider. Kaya, this is the contact number. Kaya naman ito yung contact number nila. Yung Jal Myokja. And syempre, may page nga sila. Ayan, ayan. Kita-kita po natin. I-search nyo yan. Then, makakausap nyo dyan talaga yung si Ma'am Lisa Park, yung owner. Ang alam ko may mga nagre-reseller na din yan. At marami na rin nakatikim ng food nito. So, comment kayo dyan yung mga nakatikim na ng Jal Myokja product, the Korean foods. So, yan. Maraming salamat sa nanood ng channel kong ito. Sa aking video na pag-food review. Sana nagustuhan nyo. And please, comment below kung may mga suggestion kayo na dapat kong gawin at mga content na pwede kong gawin. Talagang thankful ako kasi may mga sumusuporta talaga dyan. Huwag kayong mag-alala at kapag tayo ay marami ng subscribers, hindi tayo dyan wala ng mga giveaways. But may pag-giveaways, famous! So yan, mag-outro na ako. So again, this is Pau Vlogs and thank you so much po sa pagtakilik and once again, maraming salamat. Bye-bye! Sa next vlog po ulit! It was at this moment that he knew he fucked up. Nag-video ako! See, mga gusto na talaga mga pinsan ko mga nag-video. Bye-bye! Mga ano talaga?